Hi, I'm Mark Joseph Medina and welcome to my channel. Today, share ko sa inyo kung paano ako magpakain ng aking mga betta fry at kung paano ako mag-hatch ng BBS o ang tinatawag nating baby brine shrimp. Okay, simulan na natin. Ano-ano nga ba ang mga materials na kailangan natin sa pag-hatch ng BBS? Una, kailangan natin ng pansala na pino para hindi lungsot ang ating mga BBS. Kumuha ng kahit anong lalagyan na po pwedeng gamitin pansalo sa tubig, tablespoon para naman pangkuha ng BBS. Air pump. Sa air pump, gumamit po tayo ng hose at ng mga ceramic stone para magsilbing pabigat sa ating hose. Asin, isa sa mga sangkap para ma-hatch ang BBS. Siyempre, ang ating BBS egg. Tandaan, kapag ito'y tatago, panatiliin lamang po ito sa malamig na temperatura. Gumamit din ako ng bottle dispenser at ilalagay ko na lang siya sa description kung saan ko siya nabili. Oo nga pala, buti nga pala na 1.5 ang ginamit ko, tapos pinutil ko na lang yung puwitan. Oh, ano pang hinihintay natin? Simulan na natin. Nilagyan ko ng tubig ang bote pero hindi ko siya pinuno. Nilagay ko na rin yung hose na may ceramic stone para bumula na yung aking hatchery. At sinunod ko ang isang dakot na asin. Kumuha ng BBS egg depende sa dami ng iyong pakakainin. Dahan-dahan isalin at haluin para bumaba ang BBS egg sa tubig. Pag natapos mo na ito, balikan mo na lang siya after 24 hours. 24 hours later. After 24 hours, buhay na rin ang ating mga BBS. At pwede na rin natin tanggalin itong host. Ayan, gumagalaw na ating mga BBS. Yung mga puting yan, yun yung mga egg na hindi pa na-hatch o yung mga eggshell. Bago salain, hintayin lamang ang 50 minuto para bumaba ang mga BBS at para umangat ang mga eggshell. At sa sobrang liit nito, hindi natin makita. Kaya kumuha ako ng sample video para inyong makita ng malapitan. Ayan, umakyat na rin ang mga BBS eggshell at bumaba na rin ang mga BBS shrimp. Yan, pwede na natin silang salain. Pinipindot ko muna ng kaunti ang bottle dispenser dahil panay eggshell ang nasa unahan nito. Ayan, pwede nyo na salain ng tubig. Pero hindi nyo dapat siya simutit kasi baka mapasama yung mga eggshell na nasa ibabaw.
Ayan, ready na ipakain sa aking mga beta fry. Gumamit ako ng kutsara para paunti-unti lang ang aking lagay sa aking mga beta fry. Tara na, ano pang hinihintay natin? Kumuha ko ng konti at nilagay ko sa mga magkabilang sulok. Hindi ko kasi po pwedeng pakainin ng marami kasi mabilis dudumi ang tubig. Ayan, tuwan-tuwa na aking mga beta fry. Guys, subscribe nyo ako and click nyo yung bell button kasi marami pa akong isa-share sa inyo sa pag-aalaga ng isda.